Hello! What's up mga kaminor? So today is the day na meron lockdown dito sa Pampanga. Yes. Hindi naman actually yung total lockdown kamukha nung wait lang. Okay. Hindi naman actually yung kamukha nung dati na total lockdown talaga. Ngayon, may mga pinagbabawalan na lumabas, yung matatanda, mga bata, ganun. Tapos yung ngayon, kung hindi naman essential yung gagawin mo sa labas, tulad ng may trabaho ka, eh bawal ka lumabas kasi may mga checkpoint na sa kanya-kanyang barangay eh. Yun. Woo! Tinatapos tong COVID na to eh. So bakit nga ba ako nagbo-vlog? Yan ang pag-usapan natin mga kaminor. No, wait lang at check ko ulit kung naka-record ako. Okay, naka-record naman ako. So pag-usapan natin, bakit ako nagbo-vlog? Ayan. Siyempre may mga nagtatanong din, bakit nga ba? Ako ba'y may pinaghuhugutan? O nakiki-hype lang? Kasi maraming vloggers nga, motovloggers dito sa Pilipinas, no? Well, actually po, ang totoo niyan, hindi ako nakikihype. Nasa ibang bansa pa lang ako, napopanood ko na sina Breezy. Hindi pa siya, wala pang 200 something thousand yung subscriber niya noon. Yan, napapanood ko na sina Breezy. Yan, sina Downship Vinci. Ayan. Motofil, yung local na vlogger na builder din ng motor dito sa amin, dito sa Pampanga. Ayan. Tapos si Boss Reed, yan, nung nag-uumpisa pa lang siya, nag-start. O, yan. So, nasa ibang bansa pa lang ako, talagang ano na ako mag-vlog eh. Sa tingin ko, siguro naman, di pa ganun karami yung mga nagbablog nun. 2016, yan. 2016 or 17, ayan, nagre-range doon, 16 or 17, ayan. So, dahil yun nga, wait lang, hilig ko rin naman kasi mag-motor talaga. Sabi ko, sila nag-vlog, mukhang ang saya nila. Ayan, nakakapunta sila sa ibang lugar, kasama yung mga tropa nila, ayaw, no? So, naisip ko na, bibili na rin ako dito ng GoPro na ano pa yan eh, anong Hero yun, Hero 4 yata yun sa nung nasa ibang bansa ako. Kaso hindi ko siya nabili nun kasi yun nga, naisip ko ang mahal niya, syempre GoPro mahal. So hindi, hanggang sa umuwi na ako ng 2018, hindi ako nakabili ng action camera na gagamitin sa pagbablog. So hindi ako naka pag-start ng ganon. So nung nag-start ako last year lang ako nag-start. So marami na talaga nagbo-vlog noon, as in last year. So iba na, madami na rin nagsusulputan. So may nagtanong sa akin, baka nakiki-hype lang daw ako, ganon, iniisip yung kikitain sa YouTube pagka marami ka ng, well, hindi ko iniisip yung ano, yung kikitain ko sa YouTube o yun nga, paramihan ng subscriber. Yung iba kasi, siguro gusto nila pagka nag-vlog, magbo-boom agad yung channel nila. Siyempre, para nga naman kumita sila. Well, ako hindi, sabi ko nga sa inyo lagi, trust the process, ayan. So hindi naman ako nagmamadali kung dadami ba agad yung aking subscribers o views. Masaya na ako dun sa naisi-share ko dun sa mga nanonood at sa aking mga subscriber. Yung mga daily ano ko, daily minsan struggle sa daan, siraan, kung anong ano, nakaka-share ako ng information about sa pagmumotor. Yung mga ganun. Well, hindi ako perfecto, hindi ako let's say yung ano sa mga batas, pero
ayon sa mga nala, ayon, ayon dun sa, what? Putang ina! So yun nga, ayon sa aking kaalaman, pa sariling kaalaman, eh yun nga, naisi-share ko sa inyo yung ano ba yung mga violations sa pagmumotor, ano ba dapat ang suotin mo sa pagmumotor, ayan. Tsaka syempre, yun nga, yung nakakapagpunta kami ng kahit dito-dito lang sa may DRT ngayon, kasi nga, mag-start ako ng mag-vlog last year, which is pandemic pa, diba? Napakalupit. nag-start ako March. Mag-i-start ako March. Nakaka-isang video pa lang ako nun eh, yung DIY titanium look pa sa Raider 150. Yun yung unang ano ko eh. Yun yung unang parang project ko. Ayan. Tapos, nag-lockdown na. So, nawala na ako ng content ng ilang buwan. So, parang nag-start ulit ako. Nirestart ko yung pagbablog ko ng May. Nung pwede na lumabas ang mga pagtrabaho. So, yun. Pero sabi nga nung tropa ko, bakit di ka pa nag-vlog nun? Ganun. Yun nga. Gusto ko na mag-vlog nun nga. Yun yung dahilan. Mas inuna ko pang wag muna bumili nga ng GoPro nun. Hindi ko pa naman alam yung mga SG-SG nun. Ang alam ko lang talaga, GoPro. Tapos dahil nasa ibang bansa ako, isip ko, mura. Pero hindi pala ng computing ko. Bago ko pambili na ng ganun, yuwi ko na sa aking pamilya, diba? So, hindi ako napag-start ng ganung year. So, yun yung istorya ng magulong pagbablog ko. Ayan. Hindi ka pa nag-vlog, yung gano'n, ayun nga, sabi ko, wala tayong makagawa, ngayon lang tayo na ano ng tadhana at ng panahon na makapag-vlog, ayan, ngayon taon na to, ganyan, ay nung last year nga. Tapos sabi pa nga ni Boss Kanan, ayun, sayang nga, kung nakapag-vlog na ako nun pa, edi sana, nakapag-vlog na tayo, testing-testing dun sa mga let's say big bike na binibenta nun ng ating mga kaibigan. Pero darating din tayo dyan yung makapag test ride tayo, ganyan. Baka meron tayong makilala na kaibigan, kaya ramin tayo, no? Tapos ito pang isa pang hindi nila alam kay MOTOFUZE. Okay, siyempre ilan lang talaga yung nakakilala sa akin ng personally, yung iba syempre na napanood lang siguro yung mukha ko sa channel ko, ayan. Pero yung personal, yan. Yung sa mga tropa ko, oo, madaldal ako, madami akong kalokohan, ayan. Trip boy din ako, sinasabi nga nung iba, bully ako eh. Ayan, bully ako. Pero kapag yung iba kasi, syempre, ito yung parang ito yung alter ego ko eh. Ito yung alter ego ng totoong ako eh. Si MOTOFUZE, alter ego ng totoong ako na madaldal, maraming alam, maraming dada, yan, ganyan. Ayun si MOTOFUZE talaga yan, alter ego ng totoong ako. Yung totoong ako naman, kabaligtaran ni MOTOFUZE. Ayan. Kasi yung totoong ako, dun sa, aside dun sa mga kaibigan ko, kumpare ko, barkada ko, dun sa mga katrabaho ko, ganun. Talagang hindi ako palakibo, palakwento, kung hindi mo kausapin, hindi rin kita kausapin, ganun. Ganun ako dun sa, sa mga siyempre, kasama ko sa trabaho, mga ganun. Dahil hindi ko nga rin talaga, siyempre, hindi mo naman talaga sila kakilala talaga, since diba? So yun, ang impression nila talaga sa akin, pagkauna ngayon lang, masungit, may, pero hindi. Pero pagka nakilala mo, nakasama mo matagal, makikilala mo sino. Yun nga, so si MOTOFUZE, ayan, pinanganak si MOTOFUZE, ang alter ego ng totoong ako. marami tayong gustong gawin, siyempre. Pero hindi natin ini-imitate yung mga nauna na. Ako nire-respeto ko yung mga nauna na eh. Mga batingan na sa pagbablog. Hindi ko nagaya yung ano nila, kumukuha ako sa kanila ng ideya kung paano nila i-execute ng maigi yung pagbablog nila, paano nila ipaliwanag yung ano, yun.
Pero siyempre normal na lang siguro sa kamukha ko nag-i-start. Yung marami akong kamukhang content. Yan, siyempre. Normal na lang siguro, siyempre nag-i-start ako. Let's say nasa starting procedure pa naman talaga ako eh. Yan. Pero kung bibisitahin niyo yung channel ko at siyempre kung magsa-subscribe kayo, makikita niyo doon. Nasa 40 plus na rin yata yung ano ko, mga videos ko. Ayan. Merong mababang views, merong malaki, mga ganun. Kaya sabi nga, hindi man ngayon papabor din yung panahon para sa'yo. Yan, shout out kay Kapitan Ben Ben. Sa katagang yun, balang araw. Ayan. Papabor din sa'yo ang lahat. Ika nga, sabi ko nga, trust the process. Ayan. So ayan, medyo mahaba na siguro itong napag-usapan na naman natin kung sino si MOTOFUZE, kung kailan ako kung nag-start at kung bakit ako nagbablog. Ayan. Well, nasasabi ko sa inyo, yun nga, kaya rin ako nagbablog yun para ma-share ko yung mga daily ano ko sa pagmumotor, yung expression ko, yan. Iba kasi talaga pagka nagmumotor ka. Totoo yan, mga kaminor. Kasi pag nagmumotor ka, nakakalimutan mo halos yung mga, kung may problema kang pinagdadaanan. Makakalimutan mo yan minsan. Oo. Yung makatikim ka lang ng kahit ilang oras na ride, kahit ganong ilang kilometrong layo na ride lang. Kung may problema ka sa trabaho o love life, mga ganon, try mong magmotor, try mong magride. Yan. Ma-re-relax ka. Oh, pagka nagmumotor ako, hindi ko iniisip trabaho ko. Oo, mga ganon. Ano kaya? Pag nagmumotor ako, ang laging na sa isip ko, enjoy mo lang yung magandang view. Okay, mag-imagine ka ng ano mo. Mag-daydream ka. Ako, mahilig ako mag-daydream eh. Tama yun, nananaginip ka ng gising. Ako yan, madalas yan habang nagra-ride. Nagda-drive ako ng motor ko. Nagda-daydream ako na minsan. Balang araw, big bike na yung dala ko. Dito ako sa daan na to. Huwag kang mag-isip ng negatibo pagka nagra-ride. Kasi makaka-apekto talaga yan sa pagmamaneho mo. Yan. Pwede rin mag-cause ng accident yan, di ba? Pagka yung iniisip mo masyadong negative, iniisip mo yung love life mo o yung trabaho mo, huwag. Once na nag-ride ka, always think about positive thoughts pag nagra-ride ka. Tapos samahan mo ng magandang view. Kasama mo yung mga kaibigan mo, kahit solo ka. Always think positive thoughts pagka nagda-drive ka, pag nagra-ride ka. Mai-enjoy na mai-enjoy mo talaga yung pagmumotor. Ayan. Diba? Ang daldal ni MOTOFUZE, pero yung real me talagang tahimik lang. Oh, tapos yun nga. Tanong mo kung bakit mas enjoy ako sa kaysa sa nakasasakyan. Kasi nga pag na-motor kayo, alam mo yun, pagka tinatamaan ka ng hangin, ayan. Parang isa ka sa ano, parang yung katawan mo, tsaka yung motor mo, isa sa mga, anong tawag dito? Ayan, nauulol na ako. Parang isa ka sa kalikasan, ayan. Kasi nakalabas yung katawan mo eh, ayan. Oh. Well, syempre, iba-iba tayo ng expression sa sarili. Syempre, merong mga nag-i-enjoy at masaya sa kotse, sa mga sasakyan, meron nag-i-enjoy sa pagbabike, meron nag-i-enjoy sa... Kanya-kanyang ano yan eh. Pero ako, yan nga, at alam ko, marami sa inyo na nanonood ngayon na nag-i-enjoy 100% sa pagmamaneho ng motor. Ayan, no? Alam ko yan eh. Alam ko yung pakiramdam ng... Lalo na kapag... sabi ko nga sa inyo, nag-iisip ka ng mga positive, happy thoughts habang nagmumotor ka, men. You enjoy every single ride. Kahit malapit yan, malayo yan, mag-i-enjoy ka. Ayan, no? Wait lang, may tatry akong bago eh. May tatry akong bago, ha. Tignan nyo to, ha. Hindi lumipat. Anak ng toko, ha. Ulitin natin. Yun, oh, sabay yun, ha. Na-experimento ako lang yun, eh. Barinig kita sa mukha eh. So yun nga mga kaminor, no?
At anong tawag dito? So yun nga, nalaman nyo dito sa ating vlog today kung sino sa MOTOFUZE, kailan siya nag-start talaga. Basta magulo yung pag-start ko, pero masaya ako dun kahit magulo. Yun nga, hindi tayo nakikihype sa motovlogging industry. Talaga nahuli lang tayo. Nahuli lang tayo ng konti. Pero habol tayo at try natin habulin. Okay, di ba? Siyempre, paano yun mangyayari? Sa tulong nyo. Siyempre. Oo, kaya subscribe. Hit the bell button ng icon. Like and share na rin. Yan. Suporta sa mga umpisa. Yan. O nag-uumpisa. Yan. Suportahan lang tayo mga kaminor. Eh, no? Sabi ko nga dati, hilahan tayo pataas pag pababa, di ba? Tulungan natin yung isa't isa, lalo na sa mga nag-i-start na kagaya ko. Yan. Nakasuporta ako dyan. Yan. Okay? So, yun na mga kaminor! Enjoy nyo yung weekend nyo, ha? Tapos, stay safe. Kung wala naman kayong gagawing importante sa labas o essential na lumabas, tulungan natin yung pamahalaan natin. Tulungan din natin yung sarili natin, di ba? Para labanan itong ano na to? Katong COVID na yan. Ako. Okay? Tulungan lang din. Okay, para matapos na yung pandemya na to. Ayan. So, mga minor, see you on the next vlog. This is MOTOFUZE saying, always ride your helmet. Don't display it. Bye-bye.